Asawa ng OFW, sumugod sa programang tulpo matapos matuklasan ang laman ng package na padala ng kanyang asawa. Sinabi ni Kabayan, nang matanggap niya ang package, sinabihan siya ng kanyang asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa na wag na wag daw bubuksan ang balikbayan box hanggat hindi ito umuwi sa Pilipinas. Nagsimula na nga magduda si Kabayan nang sabihin ito ng kanyang asawa. At dahil nga sa pagdududa, hindi na nga siya nakapaghintay at binuksan nga niya ang box. At habang ino-open ang box, ay may nakita nga sila ditong nakalagay na lumang cellphone. At nang tanungin nga ito sa asawa, kung pwede daw bang ipagamit ito sa kanilang mga anak, ay wag na wag daw bubuksan at baka sumabog daw ito. At dahil nga sa sinabi ng kanyang asawa, ay mas lalong ang tumindi ang kanyang pagdududa at nang mabuksan ito ang cellphone, ay doon na nga bumulaga ang samut-saring sorpresa na talagang ikinagulat ng kanyang asawa. At para sa balitang to, panuuri natin yung video na to. Si Mr. Mark Malaubang na isang tricycle driver po at bumiyahe pa po siya pa Manila para nga po manawagan po para sa kanyang misis na isang OFW sa Kuwait dahil hindi na daw po ito nakikipag-usap sa kanya. At meron na din daw pong ibang karelasyon. So tanungin ko muna si Mark. Mark, kasal kayo ng asawa mo. Ilang taon na kayong kasal? 13 years. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po, kambal. Mga babae ba? Babae puro lalaki po. Puro lalaki. Magkamuka. Identical twins? Opo. O, kita mo naman yan, ano? So, isang iri lang. Nakadalawa kayo kaagad. At kailan pa si Mrs. naging OFW? Tagal na po. Simula noong 2006 ata. Pabalik-balik siya. Pabalik-balik siya. Ilan taon ka na ba, Mark? 43 po. Si Mrs.? 45. Okay, si Mrs. Mas matanda ng konti sa'yo, no? Si Gretel. Kailan siya huli umuwi dito? October 2023. Nag-usap kami dahil sa lalaki yung unang nakita ko po at inamin ng lalaki sa akin eh. May ganyan. So, sandali lang ha. Establish ko muna. So, 2006 OFW na si Gretel. Labas-pasok siya. Ang huli niyang uwi, October 2023. Opo. Kailan mo nalaman o nahuli na meron siyang ibang karelasyon? Yung ano po, yung nagpadala siya ng package. Tapos kailan pinadala ang package? Basta pagpadala niya mga 4 na buwan dumating nung nakarang 2023. Nakita ko yun sa pag sabi niya sa akin, huwag mong buksan yung package pag hindi ako dumating, hindi ako umuwi. Parang nagduda ako eh. Kaya tinanggal ko yung may kandado kasi yung drum kasi nilagyan eh. Pag ano ko doon, pag kalikal ng mga anak ko, may nakita kaming lumang cellphone. Ko kanito ay pwede pa tong cellphone ipagamit ko to sa mga bata, sabi niya, huwag mong buksan yan, baka ano mangyari diyan, luma na yan, baka sasabog daw. Kaya para ako nagduda. Kaya sinarge ko. Sinarge ko. Tapos pumunta ako ng CR. Yung anak ko binuksan. Nakita doon ma'am, ang daming picture. Tapos may kasama siyang dalawang lalaki at saka dalawang babae. Nandoon sila sa loob ng, sabi niya, ano daw yun, restaurant ng Kuwait. Pero nagtanong ako sa ibang, ayun yung trabaho sa Kuwait. Reputation daw yun ang tawag doon kung dito sa Pilipinas. Boarding house. Sabi niya, isang business lang daw siya nakapunta doon. Pero tinignan ko yung picture, ang daming damit niya, iba-iba, mga 20 times siguro. Yun ang lagi sinasabi niya sa akin. Tapos ngayon, sabi niya, stockroom daw. Marami siya pero yung mga kasama, yung mga nasa litrato, hindi naman compromise. I mean, may kaakap siya, ganyan? Yung may picture doon na, yung isang lalaki katabi ng isang babae na walang damit pantaas. Yung lalaki o yung babae? Yung lalaki, ma'am. Tapos yung isa, yung katabi niya, ma'am, pag ano sila sa mukha kami, palapit. Pero, tapos sa loob ng ano yun, ma, yung boarding house, mama. Pero tapos, hindi si Gretel yun, yung picture na yun, o siya? Siya, ma'am. Ba't hindi man ako? Tapos, tinanong ko siya, ma'am, tinanong ko, sabi niya sa akin, nagsorry siya, siya hindi na maulit. Sabi ko, umuwi ka rito, para, pag gusto mong hindi tayo maghiwalay, umuwi ka rito. 2023 ito ng October? Opo, ma'am. Okay. Umuwi siya. Kailan mo na nakausap yung lalaki mismo? 2020, ma'am. 2020. Bago pa dumating ang package, alam mo na merong mga ganyan. Hindi kasi ma'am, yung package kasi ma'am, bago dumating yun ma'am, marami na ako nakitang picture na sinend niya sa messenger. Tapos, sinabihan ko siya na huwag mo ulitin, pangit yan. Naka-picture kayo, hindi kayo kaano-ano, yung kamay ng lalaki nakasaday sa paa niya. Tapos dito, print ng ari niya, saka dito, sa suso niya. At marami, sabi ko, well, hindi naman ano yan, hindi karapat-dapat yan. May asawa ka dito sa Pilipina. O, pangit tingnan. Sabi niya, hindi naman kami, wala naman kami relasyon dyan. Sabi niya sa akin. Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi po dito. Sinesearch ko sa ano, ma'am. Makita mo naman pag may makapos sa Facebook na group chat, ma'am. Ay, group picture. Di ba may nakalagay sa pangalan doon sa ibabaw? Yun ang ano ko. Din sinesearch ko sa ano. Dahil yun, tinawagan ko yung lalaki. Inaasar pa nga ako ng lalaki. Sabi niya,
Pare, bango ng asawa mo. Ang sarap ng combination ng pabango niya. Mm. Ang pwit, ang bilog ng pwit. Nasaktan ako, ma'am. Mm. Kaya napilitan niyang umuwi ng October. O hindi yet plano, ma'am. Bali, yung October, naka-ano siya na naman, nakalima mahigit na. Dalawang buwan na lang kulang, naka-anim na. Yung pero yung usapan namin, every 2 years lang. Oh, kailan siya? So, umuwi siya ng October. Yes, maayos pa kayo nun. May gap umuwi na kami, ma'am. Oh, pero umuwi pa rin siya sa'yo. Nagpapadala ba ng pera para sa mga bata? Hindi, bihira lang, ma'am. Ngayon nga, may limang buwan niya, hindi nagpadala sa akin. Tapos, yung nalaman niya na, ma'am, dumaan kasi ako ng DSWD sa amin eh. Mm-mm. Tapos, dumaan ako ng attorney pa sa amin. Mm-mm. Yung nalaman niya, nag-process ako. Tapos, ang nalaman niya na magpatulpo ako, sabi niya, mm-mm, ilang buwan ba ako hindi nagpadala? Sabi ko, mga 5 siguro, nagpadala siya ng 3 buwan. Sabihin ko lang kasi yung ano ko, ma'am, alote ko, ma'am, ko. Tapos yung pinadala niya sa akin, 21,000, binayad ko sa lahat ng utang ko. Yung nakautang ako nung hindi siya nagpadala kasi yung para kita, sa mga bata. O nga, ma'am. Yun na nga, sabi ko din, yung pag-uwi niya, ma'am, may napansin ako sa katawan niya. Mm. Parang maraming nag-iba, ma'am. Tapos para siyang buntis, ganun. Nagulat ako, ma'am. Nagulat ako, ma'am. Nung pag-uwi niya, mga 1 linggo ata, o 1 linggo mahigit, nag-bleeding siya. Nag-bleeding siya, ma'am. Tapos nag-bleeding siya ng mga 4 na araw, tumigil. Tapos bleeding na naman. Yung nadala siya sa hospital, ma'am, month of January na. Oh, sabi? May maraming nagsabi na sa tao na parang buntis na yung asawa ko. Sabi ko, paano yun? Buntis, wala naman ako doon. Tapos pag yung sa conjugal namin, ma'am. Sandali. So, umuwi siya dito. Sabi na natin, walang findings. Anong findings ng doktor? Hindi naman sabi siya miscarriage. Sabi ng doktor sa akin, ma'am, hindi nila matukoy kung saan galing yung bleeding niya. Dahil kasi yung apple-apple lugo sung tawin sa Bisaya, ma'am. Magpa-OB daw kami. Yung wala kaming pira noon. Pero sabi ng nurse sa akin, parang ano tong asawa mo? Parang yung sa iba daw na kaso, parang buntis, nagpalaglag. Parang okay. Ganun. Sige. Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Gusto mo sanang makausap? At saka yung ano, ma'am, yung isingit ko lang yung ano, ma'am, yung driver nila ang pangalawang ano niya, ma'am. Kaya ko nasabi, ma'am, kasi... Sige. Ganito. Manawagan ka. Kausapin mo siya. Kasi sigurado ako kung hindi man siya na makakapanood nito, may kakilala siya. Betel, di ba lagi tayong nag-usap, lagi kong sinasabi sa iyo na tigilan ko to kapag ibigay mo yung password ng cellphone mo para matigil na yung bisyo mo dyan. Tinawanan mo lang ako. Tapos pinakita niyo pa sa akin yung driver na nag-holding hands kayo. Sabi mo sa akin na yung bahay mong tinatrabahan mo, bawal yung lalaki pumasok pag ikaw lang mag-isa. Bakit mo nasabi yung bawal na yung dalawa mong amo andun sa Amerika, nagbakasyon, pumunta ka doon sa bahay ng amo mo, nakita ko siya sa likod dumaan. Paano naging bawal yon? Maya-maya, yung cellphone mo, tinapon mo, hindi mo alam na kaganon yung cellphone, nakita ko lang yung sa refrigerator ka, nakaganon ka na. Sabi mo, may hinahanap ka, may ganon bang forma? Tapos pag magreklamo ko, magsabi ko sa iyo, sabi mo pa, wala akong kalaban-laban kasi nandun ka sa Kuwait, wala na akong matibay na ebidensya. Akala mo rin, hindi ako makapunta rito dahil wala akong kalam-alam sa Manila. Ito na sinasabi ko sa iyo. Mark, may mga anak ka. Mama, lakasan mo loob mo. Ako nagpalaki niya, ma'am. One year, sabihin mo si iniiwan niya, ma'am. Tapos pagkausapin ko sa iyo, tawanan ng nila ko. Wag naman, wag ganyan. Nag-okay kasi sila nagkamay, ma'am. May mga anak ka na dapat mong intindihin. Ha? Kaya nga, mami. Ngayon ito, hanggang kailan ba ang kontrata ni Gretel? Bali, matagal na kasi siya, ma'am. Yung pang 1 year niya, ma'am, ngayong February. Ngayong February? Opo, ma'am. So dapat makauwi siya ng February? Kinausap ko siya kagabi, ma'am. Sabi niya, pwede daw. Pero may pero, ma'am. Laging may pero. Ayaw sumagot eh. Sinusubukan natin tawagan ngayon. Nakausap ko kagabi yan, ma'am. Nakausap ko kagabi. Sinabi ko kasi nga, hindi ako nakapasok. Wala akong vaccine. Mag-usap tayo. Alam niya na nandito ka? Oo, sinabi ko sa kanya kasi kaya nga nandito ako, ma'am, kasi lagi niya sinasabi sa akin na hindi ako nang matakot kahit kakakantulpo pa yan dahil wala kang matibay na ebidensya, wala kayong magagawa sa akin. Siya mautak ako, sabi niya, mautak daw siya. Kasi yung driver, ma'am, may asawa yan, kasama niya sa trabaho, ma'am, yung driver nila. Magaling yun, magaling, ma'am. Kung makuwi sila doon eh. 30 taon na sila, ma'am, driver nila, 30 taon na yung lalaki doon, ma'am. Pero sa ngayon, Mark, yan lang muna ang magagawa natin, ha? Yung panawagan mo, mahalaga yun. At saka yung ano, ma'am, yung padala niya, ma'am, parang iba na yung ma'am. Dati pa yun, ganyan talaga yan, yung na-issue pa yung si Jipre. Sabi pa nga sa akin, ma'am, ni Jipre, ma'am. Kasal kayo. Opo, ma'am, sabi pa nga niya sa akin yung si Jipre, lagi daw silang nag-ano sa mall, nagbumibili ng damit. Alam mo, ilang taon yan sa ibang bansa, ma'am. Kahit isang t-shirt na galing ng ibang bansa, hindi ako binigyan yan.
kailangan pagbalik niyan, mukhang dapat natin silang dalhin sa DSWD. Ipabarangay o di ka barangay muna para totoo yan, no? Totoo yung sinasabi ko. Lalo na para sa mga bata, ha? Oo, so ma'am, ngayon na nakapagbigay ka na ng nakapagsalita ka na, siguro susubukan pa rin natin kung makakausap natin si Gretel kahit na off the air na. Kahit yung driver, ma'am, binigay ko yung number, ma'am, sa driver. Ayaw nila sumagot. Sa bahay, ma'am. May members na sa bahay. Ayaw nga sila, ayaw nga sagutin. Wala pong sumasagot talaga, sir. Alam na nila, ma'am, sinasabi na nila na ano, ma'am. At saka alam nila eh, na nandito kayo. Sige, sir. Once po na may mag-message po sa amin, sir, ipagbibigay alam po namin sa inyo. And ipopost naman po namin ito, no? Para po lumiit din yung mundo ni Ma'am Gretel at magparamdam din po. Yes. Okay? Salamat, sir. At kausapin po kay ni Ate Odette sa kabila, sir. Paalala nga lamang sa mga kababayan nating OFW na nagdesisyong umalis ng Pilipinas, lagi nating iisipin na trabaho ang pinunta natin sa abroad, hindi para iba ang trabahuin. Nakakalungkot lang isipin na nakakalimutan ng iba nating kababayan ang totoong rason kung bakit iniwan nila ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Sa mga pamilyado dyan, isipin nyo na lang ang mga anak nyo at mahirap na kapag karma ang naningil sa inyo. Dahil lagi nyo tatandaan, walang sikreto ang hindi nabubunyag. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.